Mukha ngang may bagong super team na mabubuo sa NBA pangtapat sa Phoenix Suns. Pero bago yan, update muna tayo sa LA Lakers. Sabi dito na sila'y tiwala nga daw na kaya nilang isign itong si Bruce Brown at mareretain pa nga rin daw nila itong si D'Lo, si Rui Hachimura at pati na rin si Austin Reeves. And well, yan ang best possible scenario sa team ng LA Lakers, mga idol, na masign na nga nila itong si Bruce Brown sa MLE, full MLE na 12 plus million, and then mabalik pa nga nila si D'Lo sa 18 to 20 million na kontrata, si Rui, mga idol, sa 15 million na contract, and then service naman na halos 12 million lamang. So yan, mga idol, I think ang dream scenario ni Rob Pelinka na magawa niya nga this offseason. Nabalik niya na ang kanyang mga core players, nadagdagan pa nga, mga idol, ng isang magaling na role player na pivotal nga. Malaki ang naiambag sa kanyang team na nanalo ng championship ngayong taon. Pero hindi pa nga rin dyan tapos ang team ng LA Lakers, mga idol, dahil meron pa nga silang ibang mga players na nasa kanilang watchlist. Kanilang inaabangan kung sakaling ang hindi sila pala rin dito kay Bruce Brown. Pero sa ngayon, ayon dito sa Lakers reporter na ang team nga daw ng LA Lakers na confident, tiwala sila sa kanilang sarili na kaya nga nilang kuwanin itong si Bruce Brown mula sa Denver Nuggets sa pamamagitan ng malaking kontrata. Anyways, mga idol, ngayon ni atin ang pag-usapan. James Harden na nga tinanaman ang paa at gustong umalis sa kanyang team na Philadelphia 76ers after nga ng dalawang taon na disappointment sa playoffs and failures. At ngayon ay parang gusto niyang lumipat sa isang koponan na mas mapapadali ang kanyang championship hopes. Ayan ay balita sa atin ngayong araw ni Woj pati na rin ni Shams Aranya na nag-opt-in nga daw itong si James Harden sa kanyang 35 plus million na deal and looking to be traded na nga. At ang ilan sa mga teams na umaangat nga at maaring kumuha dito kay James Harden, isa ng Miami Heat, mga idol. Pero ang frontrunner nga daw ang nauuna sa karera sa pagkuha kay James Harden ay walang iba kung hindi ang team ng LA Clippers. Interesado nga daw sila dito sa Hall of Fame point guard / shooting guard na si James Harden. And I think for the right reasons naman kung bakit nilang gustong kuhanin itong ang player na ito. Kapag nakakuha nila ito, mga idol, ay masasagot na nga ang ilang taon na nilang problema na magkaroon nga ng playmaker. Kilala naman na siguro natin si Harden, mga idol, at kung ano ang kanyang playmaking skills. At siguradong mapapadali ni Harden ang buhay nga ni Kawhi pati na rin ni Paul George kung sakaling mapunta siya dito. At para bang magiging pangtapat nga ito ng Clippers sa team ng Phoenix Suns, mga idol, na meron ng Bradley Beal, Devin Booker at Kevin Durant and then Ayton. Pero alam nyo ba, mga idol, hindi pa rin sila tapos. Dahil ngayon ay interesado, parang gusto pa rin nilang kunin itong si Kyrie Irving. And then balita rin ngayong araw na si Kyrie ay may kipag-meeting dito nga sa team ng Phoenix Suns. So out of nowhere nga, mga idol, ay talaga namang ginulat tayo ng mga balitang maaaring magkaroon ng dalawang super team sa NBA, Clippers at pati na rin Phoenix Suns. And I think hindi pa natuto ang maraming NBA teams pagdating dito sa mga super teams na bihira nga lang ito gumana. At ang tangi lang sa ating recent memory na alam natin na super team na nagdomina ay ang team nga ng Warriors na halos 4-5 years ago na nga iyon. And ever since, wala nang super team na masasabi nating nagdominate sa NBA. So tingnan nga natin, mga idol, kung by next season ay meron tayong dalawang super team in the NBA or mananatili nga lang ito na team ng Phoenix Suns.